Hi guys! Welcome dito sa Rosan Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. So let's get your energy for collective, guys. Ang reading nito ay kung kanino lamang yung mapipick na energy in every reading. Your energy at this time. It's with this Ace of Cups. There is a new offer, new love, a love offer na nag-uumapaw yung love, pagmamahal sa'yo. No? It's a divine love na it's a pure love with the Ace of Cups na ang offer na to ay may kasamang blessing, no? Kumbaga, divinely guided, yung person na yan mag-offer sa'yo ng relationship, a love offer. Kumbaga, yung manligaw sa'yo ba? Or yung mag-approach sa'yo, or kaya yung gusto na niyo beginning sa inyo, gusto na niyo beginning na makipag-relasyon sa'yo, o makipagbalikan sa'yo, pwede din from your past person, or yung person mo nagkaka-break up lang. Pwede din ganun, no? And we have here the Six of Cups. Yun nga, guys. Yung person mo dito is, kumbaga, yung offer niya sa'yo is pure love. Na, connected talaga siya sa'yo. Kumbaga, may attachment. Emotional attachment. Kumbaga, magaan yung loob niya sa'yo. That's why this person will offer you this love offer. Hindi dahil sa attraction, hindi dahil sa looks mo, kundi dahil sa emotional connection na meron kayo. Yung magaan yung loob niya sa'yo, komportable siya. Dahil feeling at home siya sa'yo. You're like a home para sa person na to, na kukumpleto sa buhay niya, sa mundo niya. You make this person whole with the Six of Cups. Na para bang you're like mother para sa person na to. Parang yung para kang magulang na, 'di ba, pagka-relasyon mo, pwede mong palitan 'yan anytime, 'di ba? Pwede nga pag nag-break kayo ay wala na. Pero pag yung magulang, 'di ba, hindi nag-e-end 'yun, no? Kumbaga, panghabang buhay na, no? Nandiyan yung magulang mo sa iyo. Nandiyan, kumbaga, anak ka pa rin. Parang ganoon. So, parang ganto to yung connection yung dalawa. Na parang connected na kayong dalawa. Na-attach na kayo na hindi pwedeng paghiwalayin. Yung parang ganun. Na kalakip na siya ng buhay mo. Kalakip ka na ng buhay niya, no? In this lifetime na you are part of his life or her life. Energy ng person mo. The world. Feeling complete. Whole. Your person with the world here. Is a person na madami na siyang na-achieve sa buhay. A person na possible na naka-attain na ng worldwide success, no, with the world. And also, madami na siya na pagtagumpayan, guys, with the world. Oh. And possible, you met this person online, sa internet, or sa pag-travel mo, with this the world.
yun nga eh, with this number, or, yes, this person ay great eh, great yung ano niya eh, yung mga na-achieve niya na sa buhay ng person mo na to. With the Four of Cups dito guys, ang person mo ay parang nag-iisip ng malalim to. Hindi siya contented sa buhay niya, hindi siya masaya. Sa mga offer, sa mga meron sa harapan niya. Parang ang boring, ang lungkot ng buhay niya without you. See? That's why, ayan o, makipag-communicate sa iyo, adding one cup. Para, kumbaga kulang na lang dito is communication or mag-offer siya sa iyo ng cup of love. Na pure, no? Totoo yung offer niya dito. Para when it comes sa kanyang love life, ay magiging contented na siya. Yes, marami siya na-achieve na eh. Great na yung na-achievement. I mean, great na yung mga na-achieve niya. No? Pero, when it comes sa love life, itong person na to ay parang malungkot, bored, and also, hindi siya masaya. No? May kulang, which is you. Kasi sa'yo niya naramdaman yung completeness. Ano bang naramdaman niya sa'yo? Feelings niya. Okay. With the Three of Pentacles, King of Pentacles. Ito energy niya guys eh. King of Pentacles. Itong person na to. Mahalaga sa kanya yung stability. And kaperahan. Pera. Pero para siyang ano eh. Para siyang parang hindi niya nakikita yung path na tinatahak niya. Yung ganon. Na kahit na stable siya financially, kahit na madami na siya na-achieved, kahit na mataas yung status niya, no, with the King of Pentacles, ay parang ano ba? Parang pariwara siya, parang may pagka-desperate, no? Parang ganun yung ano niya dito. Parang desperate siya. Hindi sa unsure, pero parang desperate yung nakukuha ko dito na parang parang hindi niya alam kung ano yung gagawin niya, kung ano yung next na action niya. Parang ang gulo ng isip ng person na to without you. With the Two of Pentacles, three pala ito guys, three. Gusto niya ano eh, ma-in love ka sa kanya eh, no? And feeling ng person mo dito, ginayuma mo siya or ginawan mo ng spell itong person na to. That's why ganyan yung isip niya. Parang magulo, confused, yes. Parang hindi niya na-hit yung mga target niya pag wala ka. So, ikaw yung kulang para maging mabalik yung pagiging stable niya. Maging grounded siya ulit, yung parang ganon. Na, kasi pag wala ka dito guys, kasi wala ka nga sa buhay niya ngayon, no?
kaya mag-offer to ng cup of love, no? Possible dati na hindi to nagseryoso sa yung person na to. Parang yan yung napala niya, no? No, na hindi, nung hindi kanya sineryoso, na napiktuhan siya. Nagkaroon siya ng confusion. Feeling niya ginawan mo siya ng spell, love spell dito eh. With the Three of Pentacles. I know. And also, may hinala yung person mo na ginawan mo siya ng love spell. That's why, ganyan yung, parang distorted yung isipan niya. Na, parang, hindi siya nag-perform ng maayos sa trabaho niya, sa field of work niya, sa ginagawa niya. No? Parang sablay, parang ganun. Magulo yung isip niya, confused na. Na parang hindi niya alam kung ano yung ginagawa niya. Parang gano'n, no? Parang alinganga ba? Parang gano'n. Let's see. Anong feelings mo sa person mo na to? Feelings mo sa person mo? Ano ba ito? Ay, in love ko sa kanya, guys. In love ka sa person mo. Seven of Swords. Okay, with the Seven of Swords, may pagka-sneaky ka dito. May ginawa ka kang scheme. Dahil sa mahal na mahal mo tong person mo. May pagka-covetous ka dito when it comes sa person mo. Or kaya ay nangi-spy ka sa person mo. With this, kumbaga, inaalam mo yung tungkol sa kanya eh, no? Parang may ginawa kang scheme, a deceit here, parang inalam mo nang inalam yung mga lahat ng information sa person mo. Parang kang naging covetous sa information about sa person mo. Parang naging greedy ka dito. Gusto mo malaman yung mga weakness niya, yung mga kahinaan, kung paano mo makuha yung person na to for sure, or paano mo pa-inlove yung person na to, kasi mahal na mahal mo yung person na to with the Lover's card. You feel the soul connection na, the chemistry, soul connection, na match kayong dalawa. More clarification. Sa feelings mo. Ah, gusto mo ikaw yung may power. Ikaw yung may control. With the Queen of Wands, ikaw yung may authority sa person mo. Kumbaga, parang hawak mo yung alas sa person mo. Kaya inalam mo ng inalam eh, no? With the Nine of Wands. Yun guys, oh. Hawak mo yung alas dito. You know how to defend, to protect your love para sa person mo. Dinidipinsahan mo. Using your knowledge, using some deceit scheme, using the information na nakalap mo, na accumulate mo. So let's see kung anong gusto mangyari ng person mo sa inyo. Anong gusto niyo mangyari sa inyo? With the Ace of Pentacles and the Magician. Ayun o.
to get you, to take you, na gagawin niya lahat. This person will use all his powers or his or her tools to get you. Ikaw lang naman yung gusto niya dito eh, na magkaroon na new beginning sa inyo. Hindi lang basta new beginning to. Grounded. This is an offer na magsama na kayo. You will build your own house, your purchase na kayo ng house and lot, parang gano'n, no? Na you will be together. Magsama na kayo. Mabuo na kayong dalawa. Yun yung gusto ng person mo dito. Mabuo na kayong dalawa eh. Gagawin niya lahat. Gagawin niya yung kahit anuman. Just to get what he or she wants. Which is you. Let's see. Kung anong next move ng person mo dito towards you. Next move niya. The Emperor. Na siya ang masusunod. Siya ang may control. Now, yes. Next move niya ay mawala yung mga options na yun. I-get rid niya daw yung mga options. So, possible sa side mo yung mga options. Kung may mga options ka. Or may mga nagkakagusto sa'yo. Gusto yung mawala yan. Ma-vanish yan. Using his power or authority over you. No? May pagka, ano tong person na to eh? Controlling. No? With the Emperor. And with the Magician. Yun nga, gagawin niya lahat. Para sa kanya ka mapunta, para makuha kanya, para ma-vanish, mawala yung mga pinagpipilian mo, no, na person. So possible na naghinala yung person mo dito, na meron ka pang ibang option or kahit sabihin mo na mga nagkakagusto sa iyo, babae or lalaki ka man, no, with this Emperor card na this person will show his authority or her authority over you. Na para bang pagmamay-ari ka niya. No? Para bang siya yung may control over you sa buhay mo. Parang gano'n na. This person will use his authority, power, influence. Mawala lang yung mga options na yan. Yung mga threats na yan na pwedeng mang-agaw sa'yo sa kanya. Yan. So, ito na lamang guys for collective reading sa mga baguhan po dito sa akin channel. Please do subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button sa ganun ma-notify kayo sa mas sunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.